pagpapabala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Hello Idol! Kung nasaan ka man ngayon, sana okay ka lang. Kasi ako, di na maganda ang pakiramdam ko. Bawat araw na lumilipas, wala pa rin pagbabago. Hanggang ngayon, sa imahinasyon lang kita nakakasama. Kailan ba kita makikita sa personal? Kailan ba kita mahahawakan? Lahat iniwan ko na para sa'yo. Alam mo ba, pati nga ang sarili ko, ang kinabukasan ko, pati ang relihiyon ko. Ikaw na ang tinuturing kong mundo. Ikaw na ang kinikilala kong Diyos. Kaya sana naman, pagbigyan mo yung hiling ko. Pagbigyan mo ang palagi kong ipinagdarasal sa'yo. Sana magkita na tayo. Baka sakaling bumalik pa ako sa dati. Oras na naman, ma. Silakbo. Pagkatapos itong isulat ni Mark Neal sa papel ay idinikit niya ito sa pinto ng kanyang kwarto. Buong paligid ng bahay nila ay nababalutan ng mga poster ng rock singer na si Ron Crowley. Pati mga picture frame nila ng pamilya na nasa kwarto ay pinalitan niya ng mukha ng idolo para lagi raw silang magkatabi at magkasama. Mula paggising hanggang sa pagligo, maging sa pagtulog ay katabi ni Mark Neal ang cellphone at walang kasawa-sawa sa pakikinig sa mga kanta ng naturang lalaki. Tila ba buong kaluluwa niya ay isinuko na niya sa taong hindi naman siya kilala. Sa lakas ng tugtugan niya sa kwarto ay kinalampag ng nanay niyang si Feli ang pinto. Ito na lang ang nag-iisang kasama niya sa buhay dahil matagal nang namayapa ang kanyang ama. Nag-iisang anak lang din siya. Bakit ba? Galit na bungad niya pagbukas ng pinto. Anak, baka naman pwede mong hinaan yung speaker mo. Natutulog na yung mga tao sa paligid. Pati yung mga pinapanood ko sa baba, hindi ko na rin marinig. Huwag mo muna akong istorbohin. Hindi ko madamo yung pinakikinggan ko. Aba, huwag mo nga akong pagtaasan ng boses. Nanay mo ako ha. Eh bakit pa kasi kayo pumasok dito? Wala naman kayo importanteng sasabihin. Iniistorbo niyo lang ako eh. At bakit hindi ka na pwedeng masabihan ngayon? Mahirap pang hinaan na pinapatugtog mo para hindi mabulabog yung mga natutulog na kapitbahay? Alam mo sumasobra ka na sa idol-idol mong yan. Dahil dyan nasisira na rin yung pag-aaral mo. Hindi ka nakagraduate. Hanggang ngayon hindi ka rin nakakapagtrabaho dahil dyan. Isang sagot mo pa sa akin at natapong kulat ng pinagdidikit mo dito sa bahay. Pati yung mga CD mo. Sa inis ni Mark Neal ay sinarado niya ang pinto at nagbingi-bingihan sa muling pagkatok ng ina. Dahil sa pagka-bad trip ay pinatay muna niya ang tugtugan at sumandal sa headboard ng kama. Muli na namang naglaro sa isip niya ang mga nangyari kung paano siyang nahinto sa pag-aaral at hindi nakagraduate. Dulot ng labis na obsession nito sa iniidolong singer ay wala na siyang ginawa kundi makinig ng makinig sa mga awit nito. Hindi na siya nakapagre-review, hindi na rin gumagawa ng mga projects at assignments. Pati mga guro at kaklase niya ay napuna rin ang labis niyang pagka-addict sa musika ni Ron Crowley. Lagi nga siyang pumapasok pero nakalutang naman sa ibang bagay ang kanyang utak. Ito rin ang itinurong dahilan ng ilang dean sa kanyang ina tungkol sa bagsak niyang mga grado. 5 buwan na ang lumipas mula nang magtapos ang klase. Lahat ng classmate niya ay graduate na at siya lang ang naiwan. Araw-araw siyang pinagagalitan ni Feli dahil dito. Nasanay na lang din siya kaya hindi na gaanong dinidibdib ang pagbubunganga ng ina. Sa loob ng mga panahong lumipas, sinubukan ding lambingin ni Feli ang anak para makuha muli ang kirot ng puso nito
at maibalik sa dati. Subalit tila naging bato na sa tigas ang puso ng kanyang anak at hindi na nararamdaman ang kanyang pagmamahal bilang ina. Sa halip na ituwid ang pagkakamali, ibinuhos ni Mark Neal ang buong atensyon sa idolo niya. Ang mga awit na lang nito ang nagpapatibay ng loob niya. Ang mga lyrics nito ang nagsisilbing tigapayo niya para hindi sumuko sa buhay kahit sirang-sira na ang kanyang buhay sa labis na paghanga rito. Katunayan, mas kabisado pa niya ang buhay ng lalaki kesa sa buhay ng sariling pamilya. Lagi niyang ibinubuhos ang oras sa pananaliksik sa buhay ni Ron Crowley. Ayon sa biography nito, lumaki si Ron Crowley sa pagmamaltrato ng sarili niyang mga magulang. Nang mamaya pa ang mga ito ay hindi na siya nakaramdam ng lungkot. Sa halip ay nagkaroon siya ng kalayaang gawin ang lahat ng naisin niya. Nagsimula siyang magsulat ng mga kanta gamit ang mapapait niyang karanasan noong pagkabata at bawat galaw ng singer sa telebisyon ay sinusubaybayan ni Mark Neal. Bawat album na inilalabas nito ay isang malaking selebrasyon para sa kanya. Lahat ng laman ng notebook niya ay puro liham para kay Ron Crowley. Kulang na lang ay kidnapin niya ang lalaki at igapos sa bahay nila. Ganoon siya ka-obsess sa lalaking ito. Maagang nagising si Mark Neal para subaybayan ng isang news channel kung saan madalas ibalita ang mga ganap kay Ron Crowley. Sa mga hindi nakakaalam, si Ron Crowley ay kinikilala bilang isa sa mga haligi ng rock music sa bansa. Tumatak sa industriya ang mga agresibong lyrics niya tungkol sa pagmamaltrato, depresyon at maling sistema ng ilang mga simbahan at gobyerno. Kabilang na rito ang mga dilubyong dinadanas ng mundo na kagagawan mismo ng mga tao. Hindi mapantayan ang talino ni Ron Crowley dahil sa malikhaing paggamit niya ng mga salita para gumawa ng kanta. Bagamat maraming natatakot sa kanya dahil sa mga disturbing lyrics na ginagawa niya, mayroon pa rin humahanga sa kanya at nauunawaan ang kanyang mga mensahe. Isa na rito ang estudyanteng si Mark Neal na sobrang obsessed sa kanya. May bagong balita na inilabas ang programang iyon tungkol sa kanyang idolo. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Mark Neal nang masilayan ang idolo sa TV screen. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanginig pa ang kanyang mga kamay sa labis na pagkasabik. Ayon sa balita, magkakaroon daw ng meet and greet ang rock singer malapit sa kanilang lugar. Ngunit nanlumo agad siya nang sabihing may bayad ito at nagkakahalagang 300 piso. Dahil sa paghinto niya sa pag-aaral ay hindi na rin siya nabibigyan ng baon. Kaya ang problema niya, saan pa kaya siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Kung dati hindi problema sa kanya ang gumastos na mahigit 500, ngayon kahit 20 ay pinoproblema pa niya kung saan pupulutin. Sa susunod na linggo nagaganapin ang meet and greet pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin napupulot si Mark Neal kahit 5 duling. Napilitan na siyang manghingi ng pera sa nanay niya pero sermon agad ang inabot niya. At saan mo gagamitin na 300 piso? Bakit? Nag-aaral ka pa ba? Hindi ba't sinira mo yung buhay mo dahil sa artistang yan? Wala ka nang mapapala sa akin. Doon ka na lang kaya magkulong sa kwarto mo, mas mainam pa. Uminit tuloy ang dugo ni Mark Neal nang hindi pagbigyan ng gusto. Doon na nga lang yung kaligayahan ko. Bakit ipinagkakait mo pa? Mark Neal, hindi kaligayahan yan. Addiction ang tawag dyan. Daig mo pa nga yung nakadroga. Wala kang makukuha sa akin kahit piso hanggat hindi ka tumitino. Gulat na gulat si Feli sa inasal ng kanyang anak, lalo at minura na siya nito. Sasampalin na sana niya ang bibig nito pero biglang hinila ng binata ang buhok niya. Kinaladkad siya nito patungo sa kusina. Dinig na dinig ang sigaw ng nanay niya at tinatanong kung ano bang ginagawa niya at baka nababaliw na daw ito. Hinablot niya ang isang kutsilyo at itinutok sa leeg ng ina. Dahil doon ay sindak na sindak si Feli. Huwag mong gagawin iyan, anak! Parang awa mo na.
magising ka sa realidad. Subalit hindi nakuha sa ganong pakiusap si Mark Neal. Dahil sa labis na galit nito, nagawa niyang gilitan ang leeg ng kanyang sariling ina. Pagkatapos pa noon ay dinukot niya ang dalawang mata nito gamit ang hawak na patalim. Winakasan niya ang buhay ng ina sa pamamagitan ng pagsaksak sa puso nito. Hindi pa siya nakontento at pinagpuputol din ang mga daliri nito. Ang eksenang iyon ay ginaya niya sa isang music video ni Ron Crowley kung saan ipinapakita nito ang nais nitong gawin sa mga gobyernong nagiging dahilan ng matinding gutom at kahirapan sa bansa. Ang pamagat pa nga nito ay Murder the Bad Government. Kung kailan huminto na ang hininga ng babae, doon pa siya tila biglang natauhan. Gulat na gulat siya sa sariling nagawa. Saka siya humagulgol ng iyak at nilapitan ng isang poster ng idolo. Idol! Idol, tulungan mo ako! Napatay ko yung nanay ko! Idol! Napatay ko yung nanay ko! Anong gagawin ko? Please, Idol! Tulungan mo ako! Parang awa mo na! Tuluyan na ngang nasiraan ng bait si Mark Neal. Tila nagkakabuhol-buhol ang mga ugat niya sa utak ng mga sandaling iyon. Halos luhuran na nga niya ang imahe ng idolo habang ipinagdarasal dito ang pagkamatay ng kanyang ina. Oo, ganoon na siya kalala. Itinago niya sa ilalim ng lababo ang bangkay ng ina. Binalot pa niya ito ng sako at dinoblehan ng pagkakatali. Sa kwarto ay nanginginig ang buong katawan niya habang nakasandal sa sulok. Humahagulgol at tinatawag ang ngalan ng idolo. Idol, hindi ko alam ang mga ginagawa ko. Alam kong mali na ang lahat ng ito pero wala akong magagawa para ibalik sa dati ang lahat. Sirang-sira na yung buhay ko. Tapos, Idol, nabahira na ng krimen yung kamay ko. Alam kong galit na galit ka sa mga kriminal gaya ng sinasabi mo roon sa lyrics ng kanta mong Stop the Crime. Kaso, ano kaya ito, Idol? Nakagawa na ako ng crime. Mamahalin mo pa kaya ako kung sakaling magkita tayo? Sana kapag nalaman mo yung tungkol dito, tanggapin mo pa rin ako bilang fan mo, ha? Kasi sa parang yun, kahit pa paano magiging masaya pa ako kahit madilim na yung buhay ko. Tumayo si Mark Neal at nagpatugtog ng ilan sa malulungkot na awit ni Ron Crowley. Sa kalagitnaan ng musika ay lumakas din ang pagtangis niya. Lalong pinatindi ng awit na iyon ang nagbabagang emosyon sa dibdib niya hanggang sa may namuong balak sa kanyang isip. Idol, Alam kong tutol ka rin sa pagkitil sa sariling buhay gaya ng sinasabi mo sa kantang Don't Shoot Yourself. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko naman gagawin yun eh. Lalo kung hindi kita kasama. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Sa malayo, nakatanaw si Mark Neal sa idolo habang kaharap nito ang ilan sa mga tigahangang nakadalo sa meet and greet. Hindi makalapit si Mark Neal dahil wala din siyang pambayad. Nakasuot siya ng itim, may hood sa ulo at nakaitim na shades. Sa bulsa ay dahan-dahan niyang dinukot ang baril na pag-aari ng ama niyang pulis na matagal nang nakatago sa aparador ng kanyang ina.
Ang mga sumunod na pangyayari ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa meet and greet. Bumagsak sa lupa ang katawan ni Ron Crowley matapos tamaan ang bala sa ulo. Gulat na gulat ang mga guest at nagkanya-kanya ng takbo. Agad ding nilisan ni Mark nilang lugar at iniyuko ang ulo. Sa balita, makikita ang report tungkol sa pagkamatay ni Ron Crowley kaninang tanghali habang nasa meet and greet matapos parilin sa ulo. Hindi na umabot sa ospital ang rock legend at indineklara itong DOA sa ospital. Si Mark Neal naman ay nakaupo malapit sa telebisyon habang hawak ang baril. Kahit gumagana ang telebisyon ay tumutugtog din sa kabila niya ang malungkot na kanta ng idolo na nagmumula sa Bluetooth speaker. Pulang-pula na nga ang mga mata niya sa labis na pagtangis habang nakatingin pa sa mga poster ni Ron Crowley na nakadikit sa kanyang kwarto. Idol, sorry ha. Nagawa ko lang naman yun sa'yo dahil ayoko mamatay nang hindi ka kasama. Kapag kasi ako lang yung mamamatay, edi hindi na rin kita makikita. Hindi ko na rin mapapakinggan yung mga kanta mo. Kaya ngayon, kahit papaano masaya ako dahil makakasama kita hanggang sa kabilang buhay. Oo, tayong tatlo ng nanay ko. Nanginginig ang mga kamay na ipinasok ni Mark Neal ang baril sa kanyang bibig. Sinabayan pa niya ang ilang bahagi ng kanta bago tuluyang kinalabit ang gatilyo nito. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Naiwang bukas ang Bluetooth speaker habang tumutugtog ang isang malungkot na awitin ni Ron Crowley. Don't shoot yourself. Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon, natuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan, Team Ayi! Sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.